guys, welcome back to our channel. Ako ulit to si Kemar at ngayon i-video natin. Hindi ko kayo tuturuan pero i-video natin kung paano maglinis ng computer o ng desktop. Magkaiba siya sa laptop dahil ang laptop is isang buwan siya at medyo komplikado kung bubuksan. Ito, pakita ko lang sa inyo kung yung binild ko na desktop last pandemic. Ito yung unang computer na binuo ko na ako mismo ang hands-on ako dito. So, sa tingin ko naman, naaalala ko pa yung pagbalik. Pagpapanggalin lang natin dito is yung RAM, mga fan, at siyempre yung mga takip. Hindi natin nababaklasin yung iba dahil masyadong komplikado. Baka mamaya mag-trigger pa naman tayo pa makasira, no? So, simulan natin. Ito, pinaklas ko na yung takip niya. Tinanggalan ko na rin siya ng fan at nilinis ko na rin. Nilunahan ko na. Hindi ko na naisip sa video. So, para makatulong rin sa inyo, ito, tinanggal ko rin yung fan dito para mas malinis siya. Kasi kung makikita nyo, nakikita nyo ba? Ayan. Kung makikita nyo, medyo madumi na yung fan niya, no? Pero hindi ko babaklasin yung bandang loob kasi baka, ano, baka magkaroon pa ng problema. So, ingatan lang natin sa pag lilinis ng computer, hindi basta-basta siya tatanggalin mo lang diretso. Dapat isalang-alang mo na dapat hindi siya nakasaksak, syempre. Kasi kung nakasaksak siya, pwedeng makuryente kayo at the same time pwedeng ma karoon ng mag-short yung mga ano natin, yung mga natin diyan, yung nilalaban ng motherboard. Ito pala yung motherboard niya. Ito. Yan, kung makikita niyo nakasulat Gigabyte. Parang ano siya? Parang board din siya, parang illustration board siya na may mga ganyan-ganyan lang, kung makikita niyo diyan. Ayun. Ito yung nandito yung processor natin, o yung OS natin. Processor, yung utak niya. Ito tawag dito CPU. Yun naman monitor, so nilinis ko na siya. Ito power supply. Ito RAM. Makikita niyo. Ito yung fan, ito yung hard drive. Malaki yan. Nandiyan sa likod hanggang dito yan. Kasi ito naman yung SSD niya. Naka-SSD na rin tayo. Para mabilis yung pagbukas ng computer nyo. So, hindi naman to high-tech. Although computer to, hindi siya high-tech. Hindi siya yung high specs na katulad ng mga pro gaming. Hindi, actually, gumagana siya sa games pero hindi siya tumatagal dahil may mga games na na-testing ako, mabagal siya. Tapos yung iba, nasisira yung graphics niya. So, ibig sabihin, hindi siya compatible. Pwede naman siya lagyan ng video card, pero ano siya eh. Mahina talaga siya eh. Kumbaga ito, ginagamit ko lang to para sa mga Excel, sa Word, tapos dun sa mga browsing, yan, ganyan. Pwede rin siya sa online class. Meron naman siyang, pwede naman natin siya, kinakabitan ko siya minsan ng tawag dito, camera na mic. Pwede rin natin lagyan, i-separate natin yung mic niya, yung headset. Ayun, minsan may speaker siya maliit. So, ayan. Ito nga palang CPU na to is ano to? Ilang gig nga to? Nalimutan ko yung kung ilang gig to eh. Ilang gig nga ba to? 4 gig lang yata to. 4 gig. Ayan. Dalawang 4 gig. So, ano siya? 8 gig. 8 gigabyte RAM. And then, yung ano niya, motherboard. Ayan, gigabyte GAH81M-DS2. Tapos, ano siya? G-series lang to eh. Kaya mababa lang talaga to eh. 4th gen. Yan ang makagandahan sa kanya, 4th gen siya. Mas mataas siya sa mga 3rd gen, 2nd gen, at 1st gen. Kung saan, napakabagal na talaga nun. Halos hindi mo na siya magagamit kahit sa browsing, napakabagal din sa browsing nun. So, ayun na. Tignan natin ulit. Pasensya na sa pangkunas ko, ah. Ano siya, yung underwear. Okay.
ko na baklas ko na ito kanina, kaya hindi ko na. Pati pala yung monitor natin, nabaklas na ito kanina. Baka na, ano ko lang, hindi ko naman sabi na class. Ano lang siya, pinanasan, tapos binugahan sa loob. Ito, napakadami yun. Siguro mga isang, mga 5 months or 6 months talaga itong dinilinis. Dapat pagka naglilinis kayo, maglagay kayo ng face mask dahil, ano siya eh, kung meron kayo allergic rhinitis, babahing at babahing talaga kayo. Pero sa akin, sanayan lang. Kaya pala huwag niyo pupunasan ng ano, ng basang-basahan kasi pagbasa mas pag hindi siya natuyo, kung hindi siya totally natuyo, mag-aano siya. Short siya. So pwede siya masira. So, ito yung ram niya. Dapat, pag binalik niya siya, may kita niyo yung pattern. Hindi basta-basta isa saan pa kung baka sumakira yung mga code. Tapos, ang tanto, ibabalik natin yung bakit. Ito yung takit niya. Paano yung tinanggal, ganun nyo rin ano, ibabalik. Okay na. Testing nga natin. See ya. Tapos syempre, kailangan nating linisan din itong mga wire. Malinis din siya, tignan.
So, tapos na tayo. Try natin gawa ng part 2 yung isa pang PC na build ko. Ha? So, balikan natin mamaya yung PC. Try natin kung gumana. Baka mamaya hindi na gumana. So, see you guys. Mamaya ulit. So, ayan na nga. Ibalik na natin. Try natin kung gagana. Pag hindi gumana, baklas ulit. Game. Masaksak, monitor. Yun. Dali. Alam na natin, may tunog. May tunog, ibig sabihin, ay gumana. May problema ang RAM. So, baklas ulit tayo. Maya ulit. So, ayan. Binaklas at kinabit ulit natin. So, testingin ulit natin kung gagana. Pag ay gumana, alam na. Baklas kabit ulit. Uy, gumana. Ganun lang guys. Pagka tumulog ng ano, napakarami, magbibip-bip naman yan eh. So, iaano mo lang ulit yan. Tatanggalin mo ang RAM, linisan mo ng papel, katulad nito. Yan. Tutupin mo lang, tapos kakaskas mo lang doon sa may ano niya. Pero make sure nyo lang na wala kayong kuko na mahaba, dahil baka mamaya masugatan nyo yung gold. So, maraming salamat doon sa nagturo sa akin, na dati kasi pambura ang ginagamit ko, yung pala na tatanggal yung mga tanso niya, o yung gold niya. So, hanggang doon lang guys. Maraming salamat. At huwag kayong magsasawa na manood sa ating YouTube channel. Maraming salamat muli. Ako si Kimar. Bye-bye.